Ang kabanalan po ng Panginoon ay marapat lang na ipamuhay sa araw-araw at ang kabanalan na ito, kung nagiging atin, ang nagiging bunga ay karunungan, kababaang loob, at even practical knowledge. Akala natin po yung pagiging makadiyos ay yung lamang mga high theological issues, but actually, sinasabi natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung gayon, kung ano ang kalooban ng Panginoon, dapat nangyayari sa lupa sa pang-araw-araw na buhay. That is why practical wisdom is part of genuine and high spirituality. At kung practical wisdom din lang ang pag-uusapan, wala na yatang hihigit pa sa halaga ng proverbs o mga kawikaan. Sapagkat ang mga proverbs ay mga inipo na karunungan ng maraming saling lahi, ng maraming nag-iisip at nag-o-observe sa buhay, at ito ay pinakikita sa maiiksing mga pangungusap na punong-puno ng kayamanan. Kumbaga parang latik na galing sa napakaraming gata, na galing sa napakaraming nyog, pinaliit, kinonsentrate, para lalong masarap at lalong mabuti. At ito po yung Proverbs. So the Bible is not only high theology, but also very practical wisdom. It is heaven on earth. At sa atin ngayong paghahanap ng heaven on earth, pag-a-apply ng matatayog ng mga diwa sa ating pang-araw-araw na buhay, hahanapin natin sa Proverbs. And we will look for 8 proverb no-nos on work and many matters. Napakaraming sinasabi ng Proverbs na huwag gawin. At ngayon po ang titingnan natin, 8 dapat na iwasan, hindi dapat gawin, tungkol sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, at sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananalapi. Amang Diyos, salamat sapagkat kayo ay God of wisdom, God of everyday life. Humihingi kami ng karunungan na maunawa yung salita at nan sa ganon, magkaroon ng magagandang bunga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa iyong karunungan na ibinibigay sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo kami sa aming mga pagkukulang, at nawa Panginoon, kayo ang mangusap. Salamat sa pag-iingat niyo, sa mga tagumpay na ibinibigay, salamat sa pagkandili niyo sa amin. Turuan niyo kami ngayon, at nawa sa pagtuturo niyo, ilayo niyo kami sa mga kasalanan, sa mga kamalian, sa mga panlilito ng kaaway, at ganon din ilayo niyo kami sa masasamang tao at masasamang espiritu. Let your wisdom prevail in our lives, and may we come out of this activity enriched by you, empowered to have a much better life. Father, teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. 8 proverb no-nos on work and many matter. No number 1, do not deny rewards to those who deserve them. Isang uri ng kabanala na hindi natin ipagkait ang mabubuting bagay, gantimpala at kagandahang loob sa mga karapat-dapat na tumanggap nito. Proverbs 3:27, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Kung kaya rin lang natin, abot kaya natin, ay huwag na nating tatagalan pa, huwag na nating pinahahaba pa ang paghihintay ng mga taong dapat ay tumanggap sa atin ng kabayaran o kaya ay gantimpala. Luke 10:7, for the worker deserves his wages. So unang-una na dapat na mag-isip-isip nito ay yung mga nagpapasahod, nagpapasweldo, yung may mga empleyado. Na huwag nang i-delay pa, kung pwedeng ibigay na, kailangan na ngayon, ibigay na. Huwag nang tagalan pa. At ibigay yung tamang amount sa tamang panahon because the laborer deserves his wages. In Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Kung sa gayon, hindi lang mga utang na finansyal, hindi lang mga babayarin sa pananalapi, kundi pati ang pagbabayad at panunukli sa utang na loob. So that we return love for love. We give back to those who give to us. We smile back to those who smile at us. Sabi, dapat wala kang utang. Dapat lagi ka nagbabayad. So ang ginagawang mabuti sa iyo, lagi mong susuklian at susuklian agad-agad. Huwag nag-ipaghintay pa. Do not delay the dispensation of good things. Kumisan, madali nating malimutan na hindi lang yan tungkol sa pera at pagbabayad ng mga utang, kundi paggawa ng mabuti sa ating mga mahal sa buhay. Kumisan, meron kang intensyon na i-blow out naman ang iyong asawa, ipasyal naman ang iyong mga anak, o kaya ay pakainin naman yung mga taong may mga nagagawang mabuti sa iyo, pero hanggang gano'n na lang, hanggang plano na lang. One good act is better than 1,000 good intentions. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang taong namatay na na balak pa naman sana kitang dalawin next month at dala ng prutas. Namatay na eh.
hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na lumayo na ang loob sa iyo, na balak sana kitang ipasyal, mahalin, balak kitang isipin at pag-isipan lagi, pero lumayo na yung loob, hindi mo na maibalik, nahuli. Sabi nga ng mga matatanda, aanhin pa daw ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya kung meron tayong mabuting magagawa, mabuting binabalak gawin, gawin na. Una, hindi tayo nakakatiyak na pag ginawa natin yun ay welcome pa dun sa tatanggap yung ibibigay natin. Hindi rin natin alam kung siya'y malusog pa o buhay pa o gising pa, kumpleto pa ang pag-iisip sa panahon na gusto na natin ibigay. At hindi rin natin alam kung sa panahon na gusto natin ibigay yun, tayo'y malakas pa o buhay pa. Dapat, ibigay na natin agad ang mga dapat ibigay. Proverbs 3:28, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow, when you now have it with you. Nanghihiram, humihingi, nagpapatulong ang tao, pwede mo nang ibigay, papatagalin mo pa. Kung minsan merong nanghihiram sa'yo ng pera, pero sige, next week, gagawa ako ng paraan, pero kaya mo na ngayon. Pero ayaw mo namang magmukhang kedali-dali kang nagkapera dahil baka kaabusuhin. Pwede mo naman sabihin, alam mo, ang tagal-tagal kong inipon-ipon ito, o eto ngayon, na sabi mo rin na hindi naman ganun kadaling maglabas sa'yo ng pera para hindi kaabusuhin, pero hindi mo naman tinagalan pa ang pwede mong ibigay na. Kindness delayed is kindness denied. No? Bakit naman gusto natin at sinasabi sa Biblia na ibigay mo na yung dapat ibigay, huwag mo nang tagalan? Una, dahil mahal ng Diyos yung mga nangangailangan na dapat nating tulungan. Pero huwag natin kakalimutan na ipinagagawa sa atin yon dahil mahal din tayo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na una, lahat ng ginagawa nating mabuti ay aani din tayo. So bakit mo tatagalan ang pagtatanim? Di tumagal din yung pag-aani. Na-delay din yon. At alam din ng Diyos na kung meron tayong mabuting kalooban at dinanais gawin na mabuti, pag hindi natin nagawa at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong gawin yon, maaari tayong pahirapan ng ating budhi. Feelings of guilt will haunt you. You will feel bad and it is not good for you and for your health. Kaya sa Proverbs, makikita natin lahat yung kabutihan na yan. Hindi lang pang ibabaw ng mga kabutihan, hindi lang yung mga instant results, kundi may malalalim na counterpart yan in the spiritual world na kahit hindi natin nauunawa ngayon, sundin na lang. Hindi magiging Proverbs ang Proverbs kung yan ay hindi napatunayan ng maraming saling lahi at ng mahabang panahon ng pagsunod at pagsuway na tama nga yan. So sundin natin dahil nauunawaan at kung hindi nauunawaan, sundin pa rin. Kesa naman ang ating pairalin sa ating buhay ay kamangmangan, katigasan ng ulo, sapagkat yung nakasulat dyan ay napatunayan na natotoo at epektibo. At huwag ding mambitin, merong mga anak dadalaw sa mga magulang nila sa probinsya, bibigyan naman, aabutan naman pala ng pera, pero kung kailan aalis na at pabalik na sa Manila. Samantalang iisip-isip yung matatanda, ano kaya ang bibiling kong ulam? Ano kaya ang ipapakain ko sa mga ito? Magkano kaya ang ibibigay sa akin? Uubusin ko kaya itong nalalabi kong savings dito? Paano kung konti lang ang ibigay? Paano na ako bibili ng gamot ko? Etcetera, etcetera. Meron din naman kuminsan, pupunta ka sa isang, inimbita ka na isang church, sa isang kalayo-layong lugar, isang linggo ka doon at kung ano-ano. Mabuti ng mabuti kung yung speaker ay may baon, pero kung kailan aalis ka na at sasakay ka na doon sa buhos at saka palang ibibigay sa iyo yung love gift, so hindi ka malang nakabili ng kahit na maruya na pang uwi sa pamilya mo dahil kahuli-hulihang sandali na ibinigay. Dapat kung may ibibigay kayo, ibigay nyo na agad para yung pinagbigyan nyo makapagplano kung paano siya gagastos, kung paano ba siya magtitipid. Huwag nang tagalan. Do not keep people in suspense. It's a very important practical wisdom that godly people should never forget. Another Proverbs no-no, do not be lazy. Kailangan pa ba naman pag-usapan yan? Pero sabi nga ng marami, ang paalala daw ay gamot sa taong nakalilimot. Kuminsan pinag-uusapan natin, ba't kaya mahirap ang ating mga mamamayan? Mayaman ng Pilipinas, mahirap ang maraming Pilipino. Totoo rin naman kasi maraming taong tamad. Wala nang inisip kundi ubusin ang oras sa pagsasaya, sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa pag-inom, sa pagchichismisan, sa paglilibang-libang, pero walang ginagawa na productive effort. Proverbs 20:13, do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Natutulog ang tao para magkaroon ng lakas para makapaghanap buhay. Hindi siya natutulog
para lang matulog ng matulog at hindi nabubuhay ang tao para itulog lang ang buhay. And very importantly, do not associate with lazy people. Do not reward laziness. Kung minsan may mga kapatid ka na productive, merong mga tamad, pero yung tamad, yun pa ang palahingi, yun pa ang palaasa, yun ang maraming iniisip na gastahan. Kailangan hindi laging sinusuportahan ang mga hilig at mga bisyo ng mga tamad, sapagkat lalo lang silang nasasanay na magpakatamad at iasa ang kanilang buhay dun sa mga masisipag. True godliness will result in industry. It will result in us becoming very, very good and excellent and fruitful workers. Hindi bagay ang tamad sa mga Kristiyano, sa mga sinasabing sila'y anak ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, nakita natin na sa pitong araw, anim na araw nagtrabaho ang Diyos. At sa ikapito, nagpahinga. We've got to earn the bread we eat. We've got to earn the food we eat. Unless we're too old, too young, or too weak, we are not exempted from having to work. Kung minsan din nakikita mo, marami mga tao, hindi pa naman talaga mahina, nagre-retire na. Kaya tuloy, nabibilis ang paghina. We can semi-retire, we can slow down a little bit, pero habang nabubuhay ang tao, mas magandang productive siya. Naghahanap buhay pa rin. Habang kaya ng isang tao na siya ay kumita pa, kumita fully o partially, dapat ginagawa yun. Hindi yung ambisyon na lang natin, kung minsan, iasa na lang ang buong panahon ng pagtanda natin sa ating mga anak. Bagamat mabuti, mainam, dapat na ang mga anak ay maging supportive sa mga parents, mabuti rin ang mga magulang habang kaya natin, huwag muna tayong umasa. No? Kasi kung minsan, yung mga anak din naman natin, hindi naman pag-abot-abot ang kinikita nila, pagkatapos mag-aasawa pa sila, magpupundar, magsisimula sa buhay, eh, nakagagapos sila. Minsan hindi na sila makaangat-angat, hindi na sila maka-take off sa dami ng daladala ng mga umaasa sa kanila. Ngayon, mga inam lang umasa kung tayo sobrang tanda na nga, o sobrang bata pa lang, o sobrang mahina ang katawan natin dahil tayo may karamdaman. But we should always be productive. At ang tao talaga, pati yung mga brain cells niya, nare-refresh, nare-renew, kung siya'y lagi nagtatrabaho at natcha-challenge mag-isip, hindi yung inaagad natin at dinadalian ang sobrang pagpapahinga, sapagkat yan ay hindi rin nakakabuti sa ating sariling kalusugan. Do not be lazy. And another Proverbs no-no is do not cheat in business. Proverbs 20:23, the Lord detests differing weights and dishonest scales do not please Him. Nakita po natin kung gaano kadetalyado ang Diyos, kung gaano kadetalyado maging ang Biblia, pati yung mga madadayang timbangan, kinamumuhian daw yan ng Diyos. So kung tayo ay nagtitinda, hindi dapat madaya ang mga timbangan. Hindi tayo dapat nandadaya in terms of quantity, in terms of quality, and sometimes in terms of schedules. Meron kang kontrata, dapat mag-deliver ka ng ganong bagay, tapos hindi mo naman sinisikap na ma-deliver at purang ino-offer natin excuses. This is not godliness in action. Ang salita ng isang Christian businessman ay isang kontrata na. At liba na lang tayo hinadlangan ng kalusugan, ng mga forces of nature, o mga bagay na lampas sa ating kakayanan, dapat pinaninindigan ang ating mga pananagutan. That we do not cheat in business. That people get what they pay for. Hindi yung dinadaya yung quality, yung quantity, at kung sari-saring mga pagtitipid. Kung minsan, nakakalungkot yan, bibili ka ng bahay na hulugan, ginawa ngang affordable, pero sobrang namang rupok. Maganda lang dahil may pintura, maganda lang yung itsura, pero konting hangin, konting bagyo, konting uga, giba-giba na yung bahay. How can contractors do this to people whose lifetime savings are going into this dream of owning a home or a house? Kailangan people get what they pay for. Marami mga contractor, ganun. Puro kadayaan, dinadaya ang timpla ng semento, dinadaya yung size ng bakal, dinadaya yung kapal ng mga yero, eh ang binabayad naman ng kanilang kliyente, eh tama. Hindi yan ginagawa ng mga Kristiyano. Again, bakit? Sapagkat ang itinatanim may inaani. Pag ang tao naniniwala na may Diyos, hindi siya mandadaya. Sapagkat ang Diyos ang nagsasabi na kung anong itinatanim mo, aanihin mo. So bakit mo magtatanim ka ng hindi maganda na ikaw din ang aani?
Another no-no na itinuturo po ng Proverbs, at ito yung madalas nating ulit-ulitin, pero parang hindi nadidinig ng iba, patuloy pa rin silang nabibitag na ganitong problema, do not be a guarantor. Proverbs 22:26, do not be a man who strikes hands in pledge and puts up security for debts. Merong lalapit sa'yo, uutang ako, pwede ka bang maging co-maker, pwede ka bang maging guarantor, payag ka naman ng payag agad, o kaya nahihiya ka, papayag ka, so napapahama ka ngayon pagka hindi siya makabayad. Ang tanong ng iba, paano po kung talagang gusto ko naman makatulong, at talaga hindi na po ba ako tutulong sa mga kaibigan ko, kamag-anak na nagpapagaranti? Tumulong ka kapatid, hindi masama, pero maging handa ka na magbayad. Kasi pag nag-guarantee ka, ibig sabihin nun, hindi ka lang pumipirma doon. Sinasabi mo, pag hindi ka nakabayad, ako magbabayad. Pagka hindi mo na kayang magbayad, ako ang magbabayad. O kaya kaya mo pero tumakbo ka, ako pa rin ang magbabayad. At handa kang patawarin yung tumakbo sa utang niya at ikaw yung napahamak. Pag handa ka sa ganung mga bagay, okay, mag-guarantee ka. Pero kung sasama ang loob mo dahil ikaw yung nagbayad, magkakagalit kayo dahil hindi niya nabayaran, huwag ka nalang mag-guarantee. So guarantee, yes. Be a guarantor, yes. But be ready to pay. Be emotionally, spiritually, and financially ready. Para kung sakaling nangyari, handa ka na, sabi mo, ah, talagang ganun, pumirma ako. So akong magdusa dito. Dahil noon pa man ay niyakap ko na yung pananagutan na kung hindi niya ito mabayaran, ay babayaran ko. Hindi yung dinidemanda mo na siya ngayon, ginugulo mo na siya ngayon dahil hindi siya nakakabayad. Eh, nag-guarantee ka eh. Kasama yun. Ang kausap ko po dito, yung mga nag-guarantee, ha? Hindi yung nagpa-guarantee. Kailangan kung nagpa-guarantee ka, talagang sukdang mahubaran ka na ng lahat ng mahuhubad sa'yo, ibayad mo muna bago mo ipahamak yung nag-guarantee sa'yo. Hindi yung bigla ka na lang mawawala. Mayroong mga ganyan at napakahirap talaga yung namamagitan ka. Yung may investment, may investor. Ikaw nagsabi, investor, mag-invest ka dito. Tapos ito, nalugi. Ito ngayon, nagagalit sa'yo. O kaya ito tumakbo na 1, 2, 3 niya si investor, ikaw ngayon ang naipit. Ang hirap nun. So habang hindi kayo handa talaga na magbayad emotionally, spiritually, financially, huwag din kayong mamagitan sa ganung mga bagay. Ilang mga tao na ang alam natin na talagang tumakbo, na nirahan na sa ibang bansa, nag-exile na forever dahil na napagitan sila sa ganung mga transaction. Naipit sila. Yung iba, alam naman nila at sinasadya nila, pero marami, inosente talaga, hindi nila alam na doon magwawakasyon. Yung mga nag-i-invest naman, tatandaan ninyo, ang investment, may kakambal yan na peligro, walang guaranteed income. Hindi tayo tiyak kung anong talagang kakasigurado ka nakikitang investment. Kaya pag may lumalapit sa inyo, sir, ma'am, sister, brother, mag-invest ka dito, siguradong kikita ito. So ang itatanong mo, love mo ba ako? O kaya kung hindi mo tanungin siya ng diretsahan, itanong mo sa sarili mo, love ba niya ako? Kasi kung ang sagot niyo, no or maybe, huwag kayo mag-invest. Bakit? Alam pala niyang tiyak na kikita, ba't hindi niya ialok sa nanay niya, sa tatay niya, sa kapatid niya? Kasi yun ang mga love niya eh. Ba't sa inyo? Doon pa lang mag-isip na kayo. Sure na sure ka pala eh. Bakit hindi mo hubarin yung hikaw mo, ibenta mo at i-invest mo? Sure na sure ka pala, nakikita yung investment. Bakit bumili ka ng bagong kotse? Bakit meron kang bagong bahay? Bakit bumili ka ng bagong condo unit? Ba't hindi mo in-invest? Eh sure na sure ka pala, nadadami yung pera sa investment na yan. Kaya yung mga nadadaya, kasi din, nagpapadaya. Nagbubulag-bulagan. Yung mga nag-e-engganyo sa atin na mag-invest, tapos sabihin mo, ay, ang ganda ng bag niya, original na Gucci, original na ganito. Uy, ang ganda ng bahay niya, kabibili lang niya ng bagong kotse. Ang una niyong iisipin, hindi itong, wow, kumikita talaga ang investment niya. Hindi yon. Pinagkakakitaan kayo, kaya siya nakakabili. Yun ang isipin niyo. Pangalawa, huwag niyong isipin na kumikita talaga ang investment, kaya siya nakakabili. Kasi kung kumikita talaga yon, bawat perang hawak niya, i-invest niya rin. Dahil kumikita pala eh. Kasi ang mga tao, umaandar kumisan sa atin yung inggit at kasakiman. Ang ganda ng bag niya. Siguro pag nag-invest ako sa ino-offer niya, makakabili din ako noon. Ang dami niyang cellphone, 5. So siguro ako makakapito pa kung mag-i-invest din ako.
Nakikita nyo, gasta ng gasta. Pakakaulit-ulitin ko, kung nakakatayak siya sa investment na ino-offer niya, hindi siya gagasta, i-invest niya yung pera doon. Pero ba't siya gastos ng gastos? Kasi meron siya mga nadedenggoy na mga tao. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka pag tinakbuhan ka, iiyak-iyak ka pag hindi kumita yung investment mo. Hindi mo ba nakikita na sa high cost of living nitong ahente na ito o nitong namamagitan na ito, eh, saan niya kukunin yun kundi sa mga tao tulad mo? Kaunting pag-iisip, makakaiwas tayo sa maraming dilubyo. So do not be a guarantor and do not believe people who always guarantee. Lagi akong may doubt sa ganyan. Yung nag-a-apply na driver, eh, kaya mo ba na drive-in tong ganito? Opo, kayang-kaya ko yan. Pagka sinabi yung kayang-kaya, mag-doubt kayo. Dahil yung mga tunay na marurunong, eh, titingnan nyo po, tingnan natin, sisikapin po natin. Kasi dinadaya ka na maraming mga pangako. Yung mahilig mangako, walang laman sa loob. Kaya dapat ang tao nag-iisip-isip, no? Pagka sinabi mo sa isang ng isang tao, lumiligaw sa'yo, mamahalin mo ba ako for life? Pag sabi sa'yo, yes, promise, mag-doubt ka. Kasi yung tunay na tao nagmamahal, at sasabihin niya, I'll do my best, sisikapin ko. Dahil alam niya na pwede rin naman siyang matempt, pwede rin siyang magkulang. Yun ang mas honest na paraan at mas katanggap-tanggap at mas kapanipaniwala. Huwag tayo nagpapadala sa mga magagandang mga salita. Another no-no na itinuturo sa atin ng Proverbs, do not land grab. Proverbs 22:28, do not move an ancient boundary stone set up by your forefathers. Gumamit dito ng isang activity na talagang ginagawa ng marami, binubunot nila yung muhon, yung mga boundary ng lupa, kinakain yung kapitbahay para lumaki ang kanilang area. Do not take what is not yours. At sa pag-aagaw ng lupa na ganito, hindi lang literal na lupa ang pinag-uusapan. Do not grab credit if you don't deserve it. Kung hindi ikaw ang nag-isip ng isang ideya, huwag mong palabasin na ikaw ang nag-isip nun. Pagka hindi ikaw ang nakahanap ng hinahanap, huwag mong palabasin na ikaw ang nakakita nun. In other words, get what you only earn and deserve and what you really own. Hindi ka dapat mangaagaw. Once more, bakit? Because you harvest what you plant. Magtagumpay ka man na makapangagaw ngayon, babalikan ka niyan at maaagawan ka. Kung minsan hindi mo alam na aagawan ka pala, akala mo nagtagumpay yung mga pang-aagaw mo nun, hindi mo nakikita na higit lalo palang dapat kang maraming tinanggap kung hindi ka naagawan bilang ganti sa mga pang-aagaw na ginawa mo. Lalong-lalo na huwag na mangaagaw ng asawa ng may asawa. Diba? Talagang napakalaking gulo ang lilikain mo noon. Good manners and right conduct. Merong magnobyo na, huwag ka namang agaw. Ngayon, kung nagkagalit sila, nagkasira, at saka ka nalang magparamdam na available ka. Pero yung magkasama namin, usapan na, guguluhin mo pa, pang-aagaw ang ganyan mga bagay. Kasi sinasabi sa 10th commandment, you shall not covet. You shall not covet anything that belongs to your neighbor. Pagka ang isang tao naging covetous, mapaghangad, mainggitin, masisira na ang kanyang pangangatwiran, marami na siyang gagawing mali. Mga mali na kung minsan magbunga man ng instant pleasure, eh napakamahal ng bayad at babayaran din. Isa pa pong no-no sa Proverbs, do not accept goods that are not sincerely given. Huwag tumanggap, huwag mag-enjoy ng mga bagay na hindi naman buo at taus-pusong ibinibigay sa iyo. Proverbs 23:6-8, do not eat the food of a stingy man, do not crave his delicacies, for he is the kind of man who is always thinking about the cost. So yung mga matutuos daw na tao, kwenta ng kwenta, naku, huwag ka nalang magpalibre dyan. Huwag ka nalang tumanggap ng mga bagay na galing sa kanya. Kukwentahan ka niya at hindi ka pa nakatatalikod, sinisimula na niyang balakin kung paano ka sisingilin. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. You will vomit up the little you have eaten and you will have wasted your compliments. Kung hindi daw taos-puso ang pagbibigay, huwag mo nalang tanggapin. Sabi na matatanda, kung hindi ukol, hindi bubukol. Hindi talaga para sa'yo, kahit makuha mo, medyo nahiyahiya, ibinigay sa'yo dahil ang pilit-pilit mo, hindi mo rin ma-enjoy yon. Sabi, you will vomit what you have eaten. Mahirap kumisang maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito. Dahil merong mga talagang eat and run, eh ano ngayon kung ayaw niya, nakain ko naman. Eh ano ngayon kung ayaw niya ibigay, nakuha ko naman. So akala natin, nanalo na tayo noon, nagwagi na tayo. But the Word of God is true. And the wisdom of the Proverbs has been tested by the years, in fact by the thousands of years.
So kung akala natin nananalo tayo at meron tayong kabig kahit na hindi gustong ibigay sa atin yung ating tinatanggap, hindi yun totoo. Do not take what is not given from the heart. Even affection, even gifts. Pagka hindi sincere, it will not accomplish for which you think it was meant to be given. It's a spiritual law. And if it is mysterious, we do not know how to obey, we don't know why we should obey it, just obey anyway. Sinabi kasi, pag alam mo na pabalat bunga, huwag mo nang tanggapin yung iniaalok. Pag alam mong napilitan lang na isasama ka, yung lalakad na sila, biglang nakakalat ka, ay, sama ka. Wala ka naman sa plano. Huwag ka nang sumama. Kalabisan ka doon. Una, maaagawan sila ng kasiyahan dahil mayroong element na nandun na hindi naman nila inaasahang nandun. At ikaw man, hindi ka naman lubusang masisiyahan dahil alam mong hindi ka talaga kasali. Half given. Maraming ganyan. Kahit yung mga sexual favors na kinukuha sa through sexual harassment, yung gusto-gusto mo ang isang tao, eh, empleyado mo siya o may kapangyarihan ka, tapos pipilitin mo siya, hinug sa pilit. Kaya mapait daw yan, sabi ng mga matatanda. Huwag na lang, pagka hindi talagang suko at ibinibigay ng lubos, ano man yon, huwag mong ipilit. Huwag ka nagnanakaw ng halik. Diba? Kung hindi ka naman talaga hinahalikan, huwag ka magnakaw ng halik. Kamumuhian ka lang. Makakainisan ka, maitutulak ka pa. At magtagumpay ka man, dun sa moment na yon, hindi ka na makakahalik uli. No? Napaka-importante yan. Tulad ng marami sa ating mga kapatiran, Pastor, pakis. Ano ako, artista? Nakikita kasi nila, may kinikisan ako, mga pinsan ko yun, ano? Mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko matatalik. Ngayon, kung hindi tayo ganun, huwag na kayo magpakis. Diba? Dahil, hindi naman dapat pinagagagawa yan. Nagbo-volunteer ka kung gusto mo, pero hindi yan, bigla na lang inaagaw, bigla ka na lang dinagit, no? At naskoran ka na. Nakakahirap ng loob. Ano man yun? Pag sa hindi ibinibigay sa'yo, hindi kusang ibinibigay, huwag mong mithiin. Mapakla, mapait ang bunga ng nakaw. Akala mo lang masarap yon, pero sabi sa Biblia, may bayad. Madalas ang bayad, hindi natin alam. Nagbabayad pala tayo. Kaya pala kahit kumisan anong gawin mo negosyo, hindi mag-click. Kaya pala kung minsan, ang sama-sama lagi ng pakiramdam mo, o laging mali ang nangyayari, o parang wala nang tama na mangyari sa buhay mo, nagbabayad ka pala. Pag lagi nangyayari, isipin natin, ano kaya, Diyos ko, ang mga utang kong di ko alam na utang ko pala, binabayaran ko tuloy. Bakit mahalaga na malaman natin kung ano yon? Para huwag na nating tuloy-tuloy pang gawin ang hindi dapat. Para matigil ang mga bagay na hindi dapat dumadating sa atin, pero dating nang dating, dahil tayo rin naman kasi yung humihimok na dumating yun sa buhay natin. Another no-no, do not exchange the truth for goods, for money, for material gain. Parang kuminsan, hindi na ganyan ang takbo ng panahon. Nabibili ang mga witnesses, nababayaran, pati mga hukom, syempre hindi lahat. Pero nililimot na ng tao yung mga katuruan na huwag mong ipagpapalit ang katotohanan para lang sa pera, para lang sa material gain. Why? And why not? Because God is truth. Even Jesus is truth. So when you compromise the truth for material gain, you're actually abandoning God. You're abandoning the very concept of God, and you're abandoning the very, very character of God, and that God is truth. And that godliness means truthfulness. Proverbs 23:23, buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. Dapat yata nakalagay yan sa malalaking mga letra sa ating mga hukuman. Dapat nakalagay yan sa malalaking mga letra sa ating mga government agencies. Kahit sa mga churches, kahit saan, buy the truth and do not sell it. Sasabihin natin, hindi ko naman sinesell yung katotohanan. Totoo. Pero kung minsan, kinakampihan natin yung makapangyarihan kahit sa sinungaling, we are selling the truth. We are selling out on our truthfulness. Kung minsan, may naaaping isang tao na makatotohanan, makadiyos, hindi ka nalang kikibo. Kasi yung naaapi, makapangyarihan, may pera, o may napapala ka sa kanya, that is a way of selling the truth. Nabebenta ang katotohanan, nabibili ang tao.
nagbubulag-bulagan siya sa kasinungalingan, o siya mismo ay nagsisinungaling, o hinahayaan niya na umira lang kasinungalingan dahil meron siyang napapala sa pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan. Pero isang uri ng pagtataksil sa Diyos, sapagat ang Diyos ay katotohanan. Ang mga taong maka-Diyos ay mabubuhay sa katotohanan, anuman ang maging halaga noon na dapat niyang ibayad. Kaya sabi, buy the truth. Meron kang ipapalit. Kumisan hindi ka na-promote kasi truthful ka. Kumisan hindi ikaw naging paborito kasi honest ka. Pero sabi niya, buy the truth and do not sell it. God is on your side when you do this. And we know that godliness is not always about instant gratification. Na ang tunay ng mga kasiyahan sa piling ng Diyos ay hindi laging bigla-biglaan, kundi dumarating sa pangmatagalan in the long run when you run the race and finish it. Hindi tayo dapat mainipin sa gantimpala, lalong-lalo sa gantimpala sa mga nabubuhay sa katotohanan. Yung mga bigla-biglang mga gantimpala at mga sarap sa buhay, kadalasan, si Satan na may offer niyan. Enjoy now and pay later. But the Lord and godliness is about building things up for the long haul. For life that is way, way ahead. Hindi yung mga bigla-biglaan lamang. Sabi nga sa Tagalog, nitong Proverbs 23:23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. It is a spiritual law. Once more, it can be mysterious. The meaning, the immediate value and benefit is not always readily visible. Pero tulad ng nasabi na natin, salita ng Diyos, sundin. Whether or not we agree, whether or not we understand. Marami pa pong sinasabing no, no, no sa Proverbs, pero huli sa pag-aaralan natin ngayon, do not enjoy now and pay later. Do not gaze at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly. In the end, it bites like a snake and poisons like a viper. Your eyes will see strange sights and your mind imagine confusing things. You will be like one sleeping on the high seas, lying on the top of the rigging. They hit me, you will say, but I am not hurt. They bit me, but I don't feel it. When will I wake up so I can find another drink? Huwag daw mabuhay sa paglalasing. Maraming mga equivalent yan. Do not be high on alcohol. Do not be hooked on drugs. Do not be addicted to artificial intoxication. Sabi yung alak, masarap inumin, masarap sa bibig, masarap lunukin, pero ang sipa later. Kaya pa nating maintindihan eh, kasi yung mga wine na ginagawa sa Mediterranean areas, sa Israel, sa Greece, sa Spain, sa Italy, yung sa mga area na yan, yung wine talaga masarap sa bibig. So pwede ka talagang masarapan, uminom ng uminom, tapos bukas ang sakit ng ulo mo, lasing ka. Nung lasing ka pala, sinaksak mo yung kumpare mo, sinaktan mo yung asawa mo, sinunog mo yung bahay nyo, binusan mo ng kumukulumantika ang anak mo nung bangag ka, tapos pagising mo, nagdurusa ka, pero maya-maya, naghahanap ka na naman ng bagong fix. Paulit-ulit lang ang ganito mga bisyo. Pero tulad ng nabanggit, mas madaling maintindihan yung umiinom ng masarap, tapos nakakalasing pala at masakit ang ulo mo later. Pero yung mga iniinom ng marami nating kababayan, hindi nga masarap eh. Ang paet. Kailangan pa ng chaser. Diba? Kailangan pa ng pulutan para medyo malimutan mo yung guhit sa iyong lalamunan. Kaya pag may mga tagayan, ikaw ay nakainom na ako, ikaw naman. Nagtutulak-tulakan actually kung sinong iinom. Pero bakit nag-uumpok-umpukan para mag-inuman? What the verse is saying is do not exchange a morning after headache for a besotted sleep. Huwag ipagpalit, no? Sa konting sarap sa pag-inom, yung bukas may headache ka, may problema ka pala, meron ka palang gagawin na hindi mo nagawa, meron ka palang hindi mo dapat gawin na siya mo namang nagawa. Do not let the devil take tomorrow just so to have a good time tonight. Do not sacrifice long-term for short-term pleasure. And do not rest now and then work later because you did not do your work at the time that you should be doing it. Plant first. Do the right thing first so that you will harvest at the right time. Isa yan sa mga dapat nating laging tandaan, lalo sa ating kultura. Lagi na lang nagiinuman ng mga tao.
Bakit naman yung mga tunay na lalaki, hindi naman kapagkita-kita ng hindi nalalasing? At hindi naman titigil uminom hanggang hindi lasing. Sana uminom lang ng kote tapos tumigil na. Pero hindi, talagang walong cases ng beer. Talagang hindi sila titigil hanggang hindi mga lango. Talagang hindi titigil hanggang hindi sila nag-aaway. Ang dami-dami naman magkakasundo nung nagsisimulang inuman, tapos mamaya nagsasaksakan na pala. Paano? Weak characters lean on strong drink. Yung mga duwag, hindi makapagsalita kundi lasing. Yung mga mahihina ang loob, hindi makapagtapat kung hindi lasing. Kailangan pa nilang lasingin ang mga sarili nila, tapos tatawagin nila yung sarili ang tunay na lalaki. Kailangan mong malasing para katumapang. Anong tunay dun? Kailangan nating i-review yan kasi tuwi na lang may fiesta, tuwi na lamang may birthday, tuwi na lamang may okasyon, lagi na lang hindi nawawala ng pasyente sa ospital pagkatapos kasi may nagsaksakan ng basag na bote, may nag-away. At tuwing may naglalasing na mama, may ninenervyos na ginang. May ninenervyos ang mga anak sapagat ang kanilang papa-papa na ang bait-bait pag nalalasing nagiging halimaw. So bakit kailangan gawin ang mga bagay na ito? Paulit-ulit na lang. Tingnan ninyo, generation to generation to generation, yung mga tatay na mangiinom, nagkakaroon mga anak na mangiinom, nagkakaroon mga apong mangiinom, na usually pare-pareho naman silang nakalugmok sa kahirapan, pare-pareho mga lubog sa utang, pare-parehong walang maging bunga ang buhay, hindi pa rin natuto na dapat baguhin ang paraan ng pamumuhay. Kailangang tigilan ang ganito mga bisyo. So work, business, money matters are very important elements of life. Kaya nasa Proverbs. Kaya nasa Biblia. The Bible, and now very especially the Proverbs, teach us on work ethics. Teach us on the way to a good life. They teach us values concerning money, business ethics, work ethics. Because spirituality should also be concerned about the here and now, about concrete realities. So we should learn from the Proverbs. Ama namin, salamat sapagkat marami kayong mga itinuturo. Yung iba alam na namin, kaya lang kailangan laging sariwain dahil nalilimutan din naman kahit alam. At yung mga iba, hindi masyadong madaling maintindihan. Turuan mo kami, Panginoong, unay-unawain ang iyong mga pinagbabawal na ito. At makita namin yung karunungan mo kung ba't ito'y ayaw mong gawin namin sa buhay. Ngunit kung may mga bagay na hindi namin lubos maunawa, sumunod na lang kami. Sapagkat alam namin, Panginoon, ng iyong salita ay hindi pwedeng maging mali. Ituro mo sa amin na pakinabangan ng mga salita dito sa Biblia sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sapagkat ito'y napatunayan na ng marami mga saling lahi at ito'y patuloy na nangungusap sa amin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano man ang mga practical considerations that we should do because of this review. Sa palagay ko naman, walang bago tayong pinag-aralan, pero kailangan laging balik-balikan yung mga basics sa buhay sapagkat madalas yun ang nalilimutan. Ano ang mga dapat nating gawin bilang reaction sa mga paalalang ito? At kung meron man tayong isa o dalawang practical things that we should do, sasabihin natin, ito gagawin ko, ito hindi ko gagawin, nakinabang tayo ng lubos sa pagtitipon-tipon, sa pagsamba, at sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan.